up mga kalamig. Magandang umaga sa inyong lahat, sa mga kapanood nito. Mayroon tayong isang sasakyan dito na Suzuki Celerio. Ang problema ni boss ay lumalamig ang aircon niya, pero yung hangin na inilalabas, kumbaga nakasagad na yung blower niya, ay mahina, kumbaga malakas na yung tunog ng blower pero mahina yung lumalabas na lamig. Kung makikita nyo dito sa video, ang makikita nyo sa video ay yung pinakang brake, pinakang tawag dyan, una rin din na class ay yung sa may cambio nya, sa may automatic, kasi itong Nissan Celerio nato eh, para mas maluwag, mas madali ang pag-backlash ng dashboard. Tapos ang isusunod kong i-check ay ang panel nya, kung merong check engine. Kasi pag may check engine, kailangan nyo munang ipaalam sa customer or sabihin na sir, may check engine ang inyong panel. Kasi kung sakaling magkaroon ng ganon at hindi nyo masabi sa customer, meron kasing one time na nagkaroon ng problema yung panel. Kaso yun nga, sabi ko nga sa kanya, sir, hindi namin na-check. Magsabi ka lang naman sa customer kung ano yung totoo, maintindihan ka naman ng customer eh. Pero tip ko lang, check nyo agad ang check engine kung merong naka-display. Pag may naka-display, paalam nyo sa customer kung meron talaga sa check engine. Pero itong Nissan Celerio na to, wala naman problema. Kaya yun, step by step, ganun pa rin. Tanggal din ang dashboard. Medyo mahirap-hirap ka lang din ng konti itong Nissan Celerio, kasi hindi naman namin first time magbaklas nito, pero masasabi ko na halos same din, magkaparehas lang din siya ng mga tanggal ang dashboard. Kumbaga yun lang, yung mga location ng mga tornilyo, ng mga nut, yun lang magkakaiba. Tsaka yung medyo kagaya nito, bago pa, yung mga lock ng clip niya, medyo mahigpit pa. Kaya kung sa mga bago magbabaklas, silipin niyo yung mga, or tingnan niyo muna yung mga clip niya. Gamitin nyo ng long nose para mas madali nyo siyang matanggal. Ito, tanggal din ang speedometer. Pinakasakit lang naman siya. Mas madali nga ngayon ng mga modelo kasi puro mga sakit. Hindi kaya nung mga sinauna, ang mga cable ang mga ginagamit sa speedometer, kaya medyo hassle. Ito, saglit mo lang matanggal, isang sakit lang, tanggal na siya. Tapos yun, next naman natin itong stereo. Yung stereo na yan ay madali lang din naman tanggalin. Nakaklip nga lang siya. Yun, kailangan nyo lang siyang silipin sa ilalim, gamitan ng long nose para matanggal. Tapos yung mga sakit naman niya, hindi naman kayo magkakapalit-palit kasi kumbaga, sabi ko nga nung unang vlog natin, kung para dun sa unang sakit, dun lang siya. Hindi siya pwedeng, hindi nagkakapare-pare sa mga sakit. Kaya sasabihin mo na magkakapalit, hindi siya magkakapalit. Ang galing mo talaga, bright ka! Ayun. Kailangan mo lang ay huwag kang magkakaroon ng sobra na wire or sakit, para kasi pagka nagkaroon ka ng sobrang wire, ang nangyayari nito, kung hindi man magkaroon ng display sa mga sa
speedometer o sa doon sa panel niya, merong hindi gagana. 1 eternity later. Kung first time niyo magbabaklas ng ganitong unit or ano sasakyan, kami kasi pag kami magpapagawang customer, ang ginagawa namin, kung halimbawa hindi kami nakakabaklas pa ng unit, sinasabi namin sa customer na, "Sir, hindi pa namin nababaklas tong unit, nakakabaklas ng ganitong unit, pero marami na kaming nabaklas na unit na tanggal ang dashboard, tanggal ang bull bar. Kung magtitiwala kayo sa amin, mabaklasin namin yan. Pwede kayong manood." Pinapanood namin ng customer, kaya kumbaga kampante sila na maayos at pulido naman ang pagkakagawa natin. Ayun, kailangan mo rin tanggalin yung bull bar, yung manibela, ipupa mo siya. Kasi yung evaporator, madalas kasi sa mga modelo, lalo na yung gantong, kumbaga yung mga sinauna kasi sa sasakyan, tanggalin mo lang yung box niya. Magtanggal ka lang ng fitting sa labas, makukuha mo na. Ang ginawa kasi ng mga modelo ngayon sa sasakyan, kumbaga in-upgrade nila yung aircon para mas malakas. Ang naging problema nga lang, medyo sa maintenance may kamahalan, pero satisfied ka naman sa ibibigay na lamig. Kumbaga mas lumakas yung hangin, mas lumakas yung lamig. Yun nga lang, kailangan maintenance. Tapos yun lang ang tip ko sa inyo. Kung kayo man ay may ari na nanonood nito o may ganito kayong unit, magkaroon kayo ng idea na kung paano siya baklasin, ikabit, linisin. Kung kayo naman ay technician na hindi pa rin nakakabaklas ng ganito, malaking tulong sa inyo to. Makikita nyo sa video kung paano, kung kailangan bang baklasin na dashboard, bull bar. Kumbaga dati kasi walang mga nagbibideo na ganito eh, although marami naman sa YouTube kayo makikita. Kaso kami bilang technician, isinishare lang namin sa inyo yung mga na-experience namin para malaking tulong sa technician, sa may-ari. Meron kasing one time na naging customer kami na ganito, pinaservice na dyan na yan daw niya daw itong sasakyan niya. Ang naging problema ng binaklas namin, palibasa si customer tiwala, iniwan yung sasakyan, pagbalik niya tapos na, lumakas naman yung aircon, pero mga ilang buwan may isang taon na rin naman siguro, madalang doon, sabi ni customer, madalang niyang gamitin yung sasakyan. Kumbaga bahay office lang. Pagbaklas namin, parang pang 3 years or 4 years na yun tumi ng evaporator niya. Kaya ayun, malaking tulong sa customer, malaking tulong sa technician. Magkakaroon na ng idea kung paano baklasin, o yung sa customer naman kung magkakaroon siya ng idea na pagpapalinis niya ng aircon, ganito pa lang kailangan gawin. Yun lang. Kung sakali naman na kung sakali naman na kailanganin ng customer ng kaya nga pala namin to ginagawa, ang pagbibideo or pagbablog, kung sakali meron kaming misplace or makalimutan, sabi ko nga sa inyo, kung kaya nyo magbideo, magmarking, gawin nyo. Yun yung una kong sinasabi na lagi kong inaano. Pero yun, sabi ko nga sa inyo, ayan, kailangan iangat yung bull bar. Ayan, nailabas na si evaporator assembly. Tapos, ito na yung evaporator niya.
Merong mga bumubula-bula sa gilid, pero kung may leak yan, ang leak kasi ng evaporator, o pag may leak ang isang evaporator, yung bubbles niya ko continuous. Ito, wala naman siyang bubbles, kumbaga. Kaya good tong evaporator na to. Ang kailangan na lang natin gawin ay tingnan, obserbahan pa kung may lalabas na continuous na bubbles yun. So far so good naman, wala naman. Tapos yan, leak test, vacuum, tapos freon. Yun lang.